guys, welcome back again and again and again to Pasingat Videos. And then welcome back again and again and again to Pasingat Videos. Comment down below. Suggest. And don't forget to click subscribe button. And leave comment kung may gusto pa po kayong ipagawa sa akin. Binuto ko po guys tong recipe na to kasi isa sa mga friend ko nag-suggest ko na magluto ako. Kasi gusto daw niya yung mga vlog na about cooking. Nagkataon naman guys na wala pa akong maisip na content this time kasi nga yung utak ko busy pa. Kaya ito, magluluto na lang muna ako. Ipagluluto ko kayo. Ipapakita ko sa inyo itong pinakabago kong na-discover na recipe. Sili guys, damihan natin para masarap. Pero yung mga hindi naman mahilig sa sili guys, yung hindi mga mahilig sa maanghang, yung konting-konti lang po yung ilagay nyo. Kasi masarap po yung soup na to kapag
maanghang. Ipisan lang po natin yung dahon ng sibuyas. Ipis lang. Kasi parang pang toppings lang natin ito sa kanya mamaya, guys. Masarap kasi humigop ng sabaw kapag may mga ganito dahon ng sibuyas. Alis din po ito ng lansa kapag at saka pang design na rin sa soup na lulutuin ko. Kahit na vegetarian tayo, guys, kailangan din natin umulam ng mga karne kasi pampadagdag lakas natin. At saka kain lang natin ng pino. Dahon ng sibuyas, ang sarap, pati sa lugaw. Pero guys, makakapasakit kapasigat, hindi po ako kumakain ng lugaw. Kasi tuwing kumakain po ako ng lugaw, yung tiyan ko, nag-aalburoto. Kailangan din para natin ng luya. Luya! Ayan, shockers! Ang luya po para pumatanggal yung lansa ng manok. Napaka-curless whisper talaga ni Pasika. But it's okay, guys. Sensya na mga kapasikat dahil may mga salita ako na hindi nyo naiintindihan. Yung pinaka mahirap na part sa pagluluto, yung paggagayat ng mga ikado. Mas maganda sana to, guys, pag pino. Pino yung luya. Healthy ang luya, guys, sa atin. Kaya sana po po natin sayangin yung luya. Pag naglagay po tayo ng luya, dapat po kainin natin kasi karamihan sa atin hindi natin kinakain yung luya. Kasi parang ginagawang patanggal lang ng lansa. Pero sinasuggest ko, guys, na kainin nyo po yung luya kasi masarap po talaga siya. Maraming health benefits na may tutulong sa atin. Sana napapanahon ngayon, guys, itong lulutuin ko kasi malamig-lamig pa ang panahon. Masarap humigop ng sabaw. Tapos healthy. Kasi chicken siya. Sa mga nagda-diet, guys, pwedeng-pwede to. Huwag na lang po kayong mag-rice. Huwag more on gulay na lang po kayo at saka yung chicken. Takot po kayo tumawa, huwag po kayo mag-carbs. Nag-chicken lang kayo at saka vegetables. And parang natapos na. Mas masarap ito, mga kapasikat, kapag ang kamatis ay sobrang hinog na hinog. Kasi kailangan natin na super juicy yung kamatis. Kasi yun po yung nagpapasarap sa lulutuin natin. Lahat po ng gulay nito, bago ko po i-prepared gayatin, is hinuhugasan ko na po para mamaya, diretso luto na siya. Itong
table namin magkapatid, super lit lang, cute lang siya guys. Kasi dalawa lang naman kasi kami. Good for two person. Pero pag may bisita sila, doon sila. Boom! Kung may bisita ko kami guys. Sila na lang dito sa mesa, tapos din kami sa baba. The best tong lulutuin natin ngayong gabi guys. Wala nang na-discover ko tong luto kong to mga kapasikat. Lagi ko na siyang niluluto. Siguro sa isang buwan, tatlong beses, ganoon. Lalo na kapag mura ang kamatis, everyday ko na siya niluluto. Super, kailangan po ng super daming kamatis. Ang peche naman guys, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Eh ako, mahilig lang po ako. Siguro, kalahati lang siya. Subukan yung lutuin to guys at mag-suggest kayo kung masarap ba. Mahilig po kasi ako sa gulay mga kapasikat, kaya madami po akong biniling pechay. And hapon na nung bumili ako, kaya hindi na masyadong mag-green tong pechay ko. Ang pechay ko! Ang pechay. Tayo matapos. Kung matapos na tayo, magluluto na. Because my stomach is crying. My bulati is crying. Nagpapansin na pang bulati natin. Late tayo magluluto ngayon mga kapasikat. Kasi pagkadating ko, mas inuna kong natulog kaysa nagluto. Nakakaantok ko kasi. Itanong mo kay pasikat. Sa akin kung sino ang iyong mahal. Ang mahal ko ay si eh. Chicken. This is the luya and sibuyas in chili. This is it mga pasikat. The tomato. Dahon ng sibuyas. Ang pechay ko. Chicken, luya, sibuyas, sili. Mantikilya. Pero kapag wala po kayong mantikilya, pwede naman pong sa mga walang mantikilya guys, pwede namang mantika. Kuno-kunwari, susyanan lang kasi ngayon si pasikat, kaya gumagamit ako ng mantikilya. Sayang po kasi na-stock lang din yung mantikilya namin. Kaya ito lang gagamitin ko. Nain pa yung luya. I-pan natin yung luya. Yung sili, mamaya na yan. Luya at sibuyas, pwede na natin pagsabayin guys. It depends po sa inyo kung anong mga teknik nyo sa pagluluto. Ako kasi lagi kong pinagsasabay yung luya at saka isa-gisa lang po natin. Igisa! Igisa ang luya at saka sibuyas!
luya at sibuyas. At nagba-brown-brown na. Guys, hindi po ako cook, kaya... Hindi po ako cook, pero magaling po akong kumain, guys. At pag once na nalasaan ko yung pagkain, talagang gagayahin at gagayahin ko yun. Parang gaya-gaya lang ang bet, guys. Once na nakatikim ako ng isang pagkain, parang nag-registered na yun sa dila ko, kayang-kaya kong gayahing lutuin. Pagluto na po yung sibuyas at saka bawang. And, lagyan po natin ng patis. Patis. At saka paminta. Tak, 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 paminta. Pakpan natin siya, guys. A few moments later. Ilagay na po natin ang kamatis. Hayaan po natin maluto yung kamatis, takpan po natin. A few moments later. Minta. Kasi parang yun po yung isa sa mga asset niya, yung maraming paminta. Tignan nyo, kusa pong nagsabaw dahil po sa kamatis yan. Dahil durog na yung kamatis, lagyan na natin siya ng tubig. Yan. Ikilya. At yung anghang, guys, sakto lang. Lagyan na rin natin siya ng ganito. Yung kalahati lang ang ilalagay natin. A few moments later. Kumukulo na, ilagay na natin yung gulay. Sobrang daming gulay, mga kapasikap. Kasi po, mahilig po ako sa gulay. Takpan. A few moments later. Super yummy. Colorful at the same time. Mas nakaka-attract siya kainin kasi napaka-colorful. Colorful, mga kapasikat. Para kayong kumakain ng kimchi. Mga kapasikat, pag ganyan na po, luto na po. Everything. Ito na, mga kapasikat, i-prepare na natin. Dito sa mga gilid-gilid, dito natin ilagay yung mga vegetables. Pati plato, mga kapasikat, super ganda.
Kasi para maganda yung design. And pwede natin yung lagay ng soup natin. Wow! Nakakagutom. It's the final countdown. It's the final countdown. And ilagay na natin yung sabaw. Wow! Nakakagutom mga kapasikat. Ito na siya guys. This is the finished product. Ito na ang aking ito na siya guys, ang aking spicy chicken soup with pechay. And that's all tayo, yummy yum. Bagong lutong ulam na recipe. It's kain time! Thank you for watching! Please like, subscribe, comment, pasikat video!